hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, gagawa ako ng reaction video about doon sa kumakalat na issue nga kay Angela Tungol, tapos kay Criza Taa, tsaka kay Karina Bautista. So, wala tayong disclaimer lang guys, hindi ko intention na mang-bash dito sa channel ko, pero gusto ko lang makadagdag ng opinion, kahit alam ko na hindi nyo hinihingi, pero this is my channel, at gusto ko lang i-share yung opinion ko about doon sa issue na yon. So, para rin ma-clear yung mga bagay-bagay, diba? So, first one, ilalagay ko yung screenshot dito ng mga tweet ni Angela. Pero, hindi ko nakita yung iba na tweet niya kasi nga parang binura na, ganon. Or, dinilit na yung post na yon or yung screenshots na yon na wala na. So, ilalagay ko dito sa gilid yung mga tweet na nakita ko. Ang masasabi ko lang doon sa tweet na yon, para sa akin, pangbabash talaga siya. Parang ginajudge mo talaga yung tao sa kung ano yung nakita mo. Kasi, syempre, yung mga salitang ganun nga, yung mga lumabas dyan, is nakakasakit talaga ng damdamin ng tao. So, pangbabash talaga siya for me. Pero, papakita ko sa inyo yung side ni Angela para maging fair naman tayo dito. So, disclaimer ulit, hindi ko layunin na mang-bash ng tao dito sa channel ko. Gusto ko lang ma-share yung opinion ko and malinaw din sa inyo yung mga bagay-bagay at yung side ng bawat isa para alam natin. So, yon. Ilalagay ko naman dito yung video guys ulit nung press con nila sa PBB, kasama niya yung mga batchmates niya, ganon. So, ilalagay ko dito yung video kung saan tinanong siya about dun sa issue na kumakalat na yun. A few weeks ago, isang housemate from batch 1, may nakita siyang tweet from an account na sa'yo daw before ka pumasok ng bahay. Itong housemate na to, yung nakita niyang tweet, parang hindi maganda yung dating sa kanya. So, kino-tweet niya, sabi niya, tatandaan ko to pag nagkita tayo. So, I want to give you the chance to clarify, sa'yo nga ba yung account na yun? Yung tweet ba na yun, ikaw ba talaga nag-post? Minimin mo ba yun? May ibang tweets din kasi na nag-surface from that account na parang against ka daw kay Karina and kay Criza from batch 1. So, hindi rin naman kasi fair sa'yo na ma-judge ka based on right, that. Right. So, I want to give you the chance to clarify ano ba talaga yun? Okay ka ba kay Karina and Criza? Pa-explain lang. To begin with, meron ka ba ang Twitter account? Nung before po kaming pumasok, lahat po ng social media namin is deactivated. Okay. So, nung paglabas ko po ng app po ng bahay, so, nung pagkahawak ko po ng phone, ang dami po talagang pictures na yung profile ko, yung username and my name po na sinasabi nga po or nag-describe sa iba't iba pong past housemate na alam kong hindi po sa akin yan. Kasi at first po, deactivated po yung account namin before po kami pumasok. As in lahat po. So choice po namin yan kung i-activate po namin siya after or kung magagawa po kami ng bago. So wala po akong problema. As in wala po akong problema sa kanilang lahat. As in madami po talagang housemates na nadamay. And since nga po, lahat kami nanggaling and minsan nagkasabay-sabay po kami sa mga call box. So, alam din po namin yung patakaran na dapat kung kami po gusto po namin maging housemate. So, bakit po kami magjudge ng kapwa na nagiging housemate ng bahay ni Kuya? So, kung kami man po yung nasa posisyon nun, kunyari po mag-tweet po ako about kay Karina. So, kung ilagay ko po yung sarili ko kay Karina, matutuwa po ba ako na i-judge po ako ng ibang tao? So, ala po sa akin yun. Wala po akong Twitter. So, yung bago ko pong gawang Twitter ngayon, yun lang po yung Twitter ko. And yung past Twitter ko po, matagal na po siya. Okay, ano yung username nung Twitter na ginagamit mo ngayon para wala ng confusion? Correct. So, yung Twitter ko po ngayon, official at Angela Tungol, tas dalawang underscore po. Actually guys, mas mabuti na natinanong sa kanya yon kasi nga, para mas malinaw na rin yung issue. Pero, yun nga guys, parang para sa akin kasi,
medyo nakulangan lang ako sa sagot ni Angela. I mean, hindi naman sa sinasabi ko na mali yung sagot niya, pero totoo naman na deactivated talaga yung account nila bago sila pumasok dun sa PBB house. December pa yung tweet na yon, pero pumasok sila like April yata, mga ganon, or May. Basta pumasok sila recently lang, diba? Sila nga nung kakatapos na batch. Then, December yung tweet niya, so hindi ko alam kung paano nangyari. Yung tweet niya, recently lang din, nag-tweet din siya about, yun nga, sinabi niya yung real account niya, and then, chinek ko din dun sa account niya kung totoo nga. And totoo nga siya, guys, na pinost niya yon. So, di ako nakapag-screenshot, pero kukuha ko ng mga screenshots para sa inyo nung tinweet niya about doon. So, credits po sa owner ng makukuha kong picture. So, ang sabi niya po dyan is, account niya po yon before. So, parang inamin niya nung tweet niya, pero nung sa press con, hindi niya inamin. So, ito naman po yung opinion ko doon. Sa press con po kasi, yung mukha niya, parang nagtataka siya about doon sa tinanong sa kanya. Siguro, hindi niya pa talaga alam yung issue na yon, or hindi talaga nalinaw sa kanya yung issue na yon. Parang hindi niya naalala na yun pala yung tweet na tinutukoy. Baka akala niya is yung tweet ng mga bashers niya, ng mga posters niya, yung nakita or yung tinanong sa kanya. Hindi niya alam na yun yung pinapoint out. And then, nung lumabas na, nung pagkatapos ng press con, syempre hawak na siya ng phone niya nun. Then, nung lumabas na yung mga issue, yung mga haters niya na bakit ganon, bakit hindi mo pa inamin na sa'yo yun, di ba? Kasi, syempre, may mga nakakaalam dun before na account talaga ni Angela yon. So, yun, lumabas na yung mga yon, and then mga screenshots, and then saka lang niya na-realize na ayun yung issue. So, nilinaw niya na, opo, siya nga po yung nag-tweet nun, parang nagkamali lang siya ng pagkakaintindi. So, ayun, sabi niya dun, hindi daw pang babas yun. Sa tingin niya, hindi daw pang babas yun. Pero, kaya nga nang sabi ko, sa opinion ko, diba, ano siya talaga, pang babash talaga siya, or pang judge talaga siya. Pero, kanya-kanya naman tayo ng opinion. Baka sa kanya, kasi sa tingin niya, okay lang yon. Kasi yun yung salita niya, yun talaga siya eh. Pero yun, hindi natin alam kung ano yung totoong saloobin ni Angela doon. Pero since nagsalita na siya, eto nagsasalita na rin tayo. Nasa public figure na siya. So, marami talagang maririnig siya sa mga ano. Pero, wala pa rin tayo sa position, guys, para mang-judge ng tao. So, sinasabi lang natin dito yung mga opinions natin. So, para sa akin kasi, yung mga nagsasabi na dapat inamin niya sa press con, para sa akin kasi, baka hindi talaga niya alam na ayun yung pinopoint out ton. Pero, yun nga, okay naman na hindi niya dinenay dun sa tweet niya kung ano yung nagawa niya. Pero sana, mas sincere pa yung pag-a-apologize niya. Panghingin yung apology sa tao. So, yun lang guys. Comment down below kung ano yung mga gusto nyong linawin or kung ano yung mga opinion nyo para alam ko din. So, yun lang guys for today's video. And sana, nagustuhan nyo yung explanation and opinions ko. So, for more reaction videos and for more DIY videos and makeup related videos, comment nyo lang kung ano yung mga gusto nyo na mapanood sa channel ko. And then, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe mo na and like this video. And give me a thumbs up and click the notification button down below. And ilalagay dito, lalagay ko dito yung mga accounts ko for sa social media para i-follow nyo na rin ako. Yun lang guys, bye! Thank you for watching.